Tina-target ng umpisahan ng pamahalaan sa susunod na buwan ang pagbakuna kontra COVID-19 sa mga batang edad 12 hanggang 17 anyos. Ngayon pa lang, nilinaw na ng DOH na hindi ito sapilitan. Magbabalita si Greg Gregorio. Tatlong linggong nakipagbuno sa COVID-19 ang mag-inang sina Karen at Miggy. Fully vaccinated na si Mommy Karen. Pero nag-aalala siya sa 15 anyos pa lang na anak dahil wala pa itong bakuna. I actually was more worried about him more than myself. So we had to pump up on a lot of vitamin C, more in fruits, and a lot of rest. Sa ngayon, puro 18 anyos pataas pa lang ang pinapayagan na mabakunahan. Pero simula October 15, posibleng makapagpabakuna na sa wakas ang mga gaya ng anak ni Mami Karen. Dahil umpisa na ng pamahalaan ng pagbabakuna sa mga 12 hanggang 17 anyos. Isa sa mga kondisyon, dapat A3 o may comorbidity ang bata. We're checking it every now and then. That's why I'm very hopeful that, you know, soon these kids would be allowed to have that vaccine as well. I would surely have my son vaccinated as soon as possible. Sabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez, unang gagawin ang pagbabakuna sa mga bata sa 5 ospital sa NCR. Ilan sa napili? Ang National Children's Hospital, Philippine Heart Center at Philippine General Hospital. Very cautious ang ating gagawin sa children vaccination. Gagawin natin itong dahan-dahan. Mamimili muna kami ng mga hospitals. Gusto namin hospital-based para sigurado tayo. Sa Pateros, nasa 11,000 ang target nilang iparehistro. Sa ngayon, mahigit 2,000 ng kabataan sa kanilang listahan. Umaasa si Mayor Ponce na ito na ang magiging daan para makapag face-to-face classes sila uli. Kapag bibigyan nila kami ng sufficienting bilang ng Pfizer at Moderna, sisimula namin ito sa mga 12 to 17. After all, tapos na kami sa ating general population nung 18 above, ano? Nauna nang sinabi ng DOH na tinatarget na nilang ilabas ang guidelines para rito sa susunod na linggo. Iginit din ng DOH na hindi sapilitan ang pagbabakuna sa mga bata. Kailangan pa rin ang consent ng guardian o magulang. At nakadepende rin ito kung sapat ang supply ng Pfizer at Moderna dahil ito pala ang otorisadong gamitin sa bata. Kailangan may medical clearance po ang ating mga children na may comorbidities either from their attending physicians or their specialist, o kung wala po silang access sa ganitong clearance, maari naman po yung doktor natin dun sa kanilang local area, pero magbibigay po tayo ng checklist. Para sa 1PH, Greg Gregorio, News 5.